Naman na ni Boy Tukison ang pagiging komedyante ng kanyang lolo. Pero paano kaya kung malagay siya sa isang sitwasyong paranormal na tanging siya lamang ang nakakaramdam? Ito po ang kwentong katatakutan na hinalaw mula sa karanasan ni Boy Tukison. Hindi talaga ako naniniwala sa multo. Nagbago lang to nung last outing ko with my friends. Hasil! O nga. Lahi-lahi ng biyahe, tapos ganito. Tapos biglang umulan. Yun. Ang gagawin natin dito ngayon, wala naman tayong gagawa dito. Meron! Pinagpilitan mong dalhin yung laptop mo eh. Yan, kalkalin mo na lang, i-edit mo yung mga documents mo. Tapos kanina gusto mong iwan. Ay, wala na tayong magagawa. Buti nga, dinalam mo eh. Sino ba kasing namili ng resort na to? Sana doon na lang tayo sa mas bago-bago, no? Kasi, kinikilabutan ako dito eh. Kinikilabutan. Tsaka, ito, kinikilabutan. Stoy, mahimik ka nga dyan. Parang ayaw mong pumunta dito ah. Ano nga yung suit mo? Yung suit ako? Surfer. Surfer, dating mo ah. Pag model ka, talagang ganyan. Model-model eh. Model-model, taot ka naman sa multo. Palamuha mo! Ikaw, maswerte ka nga eh. Dahil isang kwarto lang tayo. Kung nagkataon na magkakahiwalay tayo ng kwarto, malamang lalapitan ka ng kung ano man dyan dahil yung mga matatakotin daw, yun yung nilalapitan ng madalas. Yung relax! Bigla doon nilalamig ang bato! Oy! Ayos! Okay! Ganun! Alam nyo, ito ang maganda dyan eh. Umuulan na, hindi tayo makalabas, sabay nag-brownout pa. Pinakamasayang outing sa buong buhay ko. Hasil! May dala akong flashlight. Relax ka lang. Tara. Diyan sa bag. Oh! Oh, ano nangyari? Oh. Uy! Ano na naman? Uy, ano nangyari? Ha? Uy, yun. Ilaw na. Okay, oh, wala nang silbihan. Tago mo na ulit. Tara. Mga tao dito, pinaglolo ko tayo. Sinisimulan mo na naman ako, ha? Bad trip naman tong panahon na to. Kung kailan pa tayo nag-outing, saka sumama ng ganito. Alam nyo, kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan ng outing natin, hindi na ako nag-iya dito eh. Boy, ano ba pinagkukunan mo dyan, Boy 2? Oo nga. Tidlat. Eh, anong feeling mo? Artist ka? Gusto mag-director siguro. Direct Boy 2. May eksena ka na naman. Gusto magtutok sa'yo yung camera ko. Wala kayong magawa kayong dalawa, bumalik na lang kayo doon. May ginagawa ko dito. Importante ito. Ano pinagkukunan mo dyan? Oo nga, ano ba yan? Hindi, patak yata ng ulan eh. Para sa mga macho nga tulad. Ito, kampay. Oy! Stoy, bumalik na lang kayo doon! Ito na. Wala to. Tama na yan. Wow. Lobat. Babalik na ako doon. Bahala kayo sa buhay niyo. Oh! Lobat! Babalik na ako doon. Direct Boy 2! Basta yun. Sira yata itong charger na ito eh. Gumana eh. Ayos yan. Subukan mo sa banyo. Wala. Sira yung sakit. Sa banyo meron. Gusto mo naman mag-trip? Ang hilip mo akong takutin eh! Nakailang bote na ba yun?
Bago sila mag-outing ng kanyang mga kaibigan, akala ni Boy 2, sa ibang tao lang pwede mangyari ang mga kwentong kababalaghang naririnig niya. Pero hindi magtatagal at magbabago na rin ang pananaw niyang ito. Gusto na namin umuwi. Kaya lang wala kaming choice kasi nga umikidlan. So, alanganing oras na rin. Oh, sabi nga. Ba't ganyan yung tsura mo? Ano nangyari sa'yo? Ewan ko ba dyan? Alam mo, may kinikwento yan eh. Yung nangyari sa kanya sa CR kanina. Ah! Yung kanina, di ba? Sumigaw? Oh. So, ano ba yun? Ano ba ang nangyari sa'yo? Di ba kanina nasa balkonahe tayong tatlo? Oh. May kinukunan ako. Kinukunan ko yung kidlat. Hmm. Oh. Ano nangyari? Parang may dumaan eh. May dumaan na babae. Duma? Tatlo lang tayo dun eh. Kaya nga eh, parang may dumaan. Parang nandiyan yung cellphone ko ngayon, oh. Gusto nyo tignan-tignan natin ngayon. Patingin nga! Tayo pa naman. Puro kidlat naman yan. Shhh! Manahimik ka, tingnan nyo! Wala naman. There you go. Uy! Pare, paano ko ginawa yan? Anong ginawa to? Tayong tatlo nandun kanina, di ba? Para tignan niyo ulit. Sino ba yung manager dito? Check natin yung bill natin para, ano, mabayaran, makaalis na dito. Walang kwenta eh. Kaya nang bahala dyan, ha? Oh, ano ang bag mo? Saan mo yung manager? Saan mo naman to? Alam lang yung sumasagot niya ito, ah. Ako, mag-aambag ako. Ah, bawal lang yung wallet ko, ah. Chong, chong, chong! Oh. Pare, ito, oh. Itong babaeng to yung dumadaan sa cellphone ko, eh. Siya yun eh. Para tingnan nyo mabuti, oh. Oh. Ano? Ngayon ka na naman, nananakot ka na naman eh. Ngayon ka na naman. Hindi. Ito talaga yung babaeng yun eh. Nagtitripang mo na naman kami! Tara na! Tara! Pare, wala akong lighter! Tunan ko dun sa na-experience ko na medyo kakaiba. Siyempre, mas natuto akong mas magdasal lagi. May mga espiritu na may kakayahan na lumabas sa mga makabagong gamit natin tulad ng video at camera. Itong mga espiritu, ito ay nakapagsanay na maipakita nila at maipahatid nila ang mga mensahe nila. Subalit marami sa kanila ang kaya lang mag-manifest ng itsura nila. Subalit hindi pa rin nila, wala pa rin silang kakayahan na sabihin sa audio o sa pamamagitan ng salita na maglalabas sa mga espiritu. May mga ilan-ilan na sa text lumalabas, subalit kaya nilang pindutin ang cellphone, subalit hindi ang salita. So ito yung mga espiritu na meron silang knowledge dito sa mga video ito. Kadalasan ito yung mga may alam sa mga video, sa camera. Sila yung mga nagtrabaho maaari na may kinalaman dito. At pag namatay sila, meron silang kakayahan kung paano ilabas ang sarili nila sa mga ganitong gamit. Marami ang napaibig at nahumaling sa kanyang angking kagandahan. Ngunit di niya inakalang ito rin ang magiging sanhi ng isang kakilakilabot na pangyayari. Ito ang kwentong katatakutan na hinalaw mula sa karanasan ni Elizabeth Oropesa. Si Alan,
kaibigan-kaibigan siya ng ex-boyfriend ko. After a while, nung mag-break na kami ng boyfriend ko, linigawan niya ako. Pero binastad ko siya kasi hindi pa naman ako handa sa panibagong relasyon. Kanina pa ba siya naghihintay? Opo. Ma'am, sino po ba siya? Dati ko yung manliligaw. Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman itong bago kong bahay eh. Sige, ako nang bahala. Alan? Alan? Mag-juice ka muna, oh. Mabuti naman at napadalaw ka. Kamusta ka na, Pangga? Hanggang ngayon ba naman, Pangga pa rin ang tawag mo sa akin? Alam mo ba, ikaw lang ang tumatawag sa akin ng Pangga. Kaya tuloy tayo na papagkamalang mag-jowa noon eh. Paano mo nalaman itong address ko? Alam ko na. Si Dory, ano? Babaeng yun talaga, pasaway. At saka hindi kasi mapigilan ng bibig nun eh. Excuse me ha, siguro si Dory na to. Hello? Hello, kapatid. Hmm. Nagkita kami ni Jojo, yung ex mo. Eh, ano naman sa akin ngayon? Alam mo ba? Wala na raw si Alan. Wala? Anong wala? Nagbigting. Ha? Nagbigting? Isang binatang kaibigan ni Elizabeth ang nagpatiwakal dahil sa nabigong pag-ibig nito sa sikat na aktres. Ngunit, kahit na nasa kabilang buhay na, hindi pa rin matahimik ang kanyang kaluluwa. Halika na, Mari. Hindi ka na nga nakadalaw nung libing, nung burol. Pati ba naman yung 40th day ni Alan, hindi mo pa siya kayang puntahan? Ayoko. Hindi ko kaya. Eh, kailan mo balak pumunta? Hindi ko alam. Ay, naku kapatid. Ewan ko sa'yo. Kasi naman, masyadong makamandag yung beauty mo. Hindi ka lang naliligawan at papakamatay pa mga bagets para sa'yo. Ma'am! Oh? Ma'am, may naghanap po sa inyo. Sino daw? Yung po lalaki, yung nakaraan, yung pogi. Simula noon, sunod-sunod na ang pagpaparamdam ni Alan. Takot na takot ako. Pero kung minsan iniisip ko, baka kako imagination ko lang yun, hindi naman totoo. Ma'am, alis na po ako. Sige. Pero baka hindi ka na bumalik. Sa linggo lang po ako mawawala, ma'am. Pagkalibing na pagkalibing po ng tsahing ko, babalik ako kaagad. Pasensya na po kayo. Kasi talagang parang magulang na tulong ko rin eh. Oh, sige. Basta sigurado ka, babalik ka ha? Opo.
para sa'yo tsaka abuloy ko para sa tiya mo. Mag-iingat ka. Thank you po, ma'am. Gusto niyo po ipagluto ko muna kayo bago ako umalis. Ito lang! Hindi na, kaya ko na to. Sige na, baka gabihin ka pa eh. Ako na bahala rito. Thank you po, ma'am. Okay. Sige. Guni-guni mo lang yan, sister, no? Puro ka naman biro, eh. Takot na nga ako dito. Halika na, samahan mo na ako. Asan ba kasi yung maid mo? Sinabi ko na nga sa'yong umuwi ng probinsya, hindi ba? Mag-isa lang ako rito, kaya halika na. Ngayon lang, samahan mo na ako dito, sister, please. Meron akong hot date ngayong gabi, no? Di pwede. Ganon? Ipagpapalit mo ako sa date? Alam mo, oo nga. Eh, dito na kasalanan yung kaligayahan ko, no? Bakit kasi hindi ka nalang sumama sa amin? Halika, dali. Hanap kita ng date. Wala ako sa mood. Ayoko. Magpapahinga na lang ako rito. Sige na nga, lumarga ka na. Bahala ka. Ay, Betsay. Bakit? Parang may tao sa likod. Gaga ka talaga. Takutin ba ako? Kaya mo yan, ano? O, sige na, babu. Malate na ako. Sige na nga. Babay na. Hello? Sabi ko na magbabago isip mo. Matitiis mo ba ako? Halika na. Dory? Dory, walang ganyanan. Dory, halika na. Dory? Kamusta ka na, Pangga? Dito na ako. Alan? Alan? Alam ko ikaw nagpaparamdam sa akin. Nakikiusap ako. Tama na. Hindi ko kaya. Natatakot ako. Tama na. Hindi ko kaya. Thank you.
kasama ako kay Dory. Nagpunta kami sa libingan niya. Pinagtiri ko siya ng kandila. Ipinagdasal ko siya. Hiniling ko na sana matahimik ng kanyang kaluluwa. Ito sa lahat ng klase ng mga kaluluwa o espiritu makikita, ito yung pinaka nakakatakot. Dahil makikita natin sila sa itsura nila na duguan, pangit o masagwa. Dapat pinagdadasal natin ang kaluluwa nila at pinaliliwanag natin sa kanila na tanggapin nila na namatay sila sa ganung anyo. Subalit, matapos na ang paghihirap nila. Dapat na silang umakyat sa dapat nilang puntahan at ipagpatuloy ang pag-journey tinatawag natin o yung pagbiyahe sa kabilang buhay. Buksan ang ating isipan. Harapin ang ating mga takot. Dahil sa isang iglap, may hiwagang magaganap. Kaya, huwag kukurap. Ito ang aktwal na kuha ni Boyto sa multong nagpakita sa kanyang cellphone. Titigan niyong mabuti. Huwag kukurap.